At nagbabalik tayo mga ka-old school sa ating YouTube channel. So ngayong araw, eto, pansinin lang natin. Etong si Boy Yuhu, buhay na buhay na naman muli. Pero bago lahat mga ka-old school, muli po, please, click the subscribe button, click the notification bell, click all para lagi kayong updated sa mga next video natin. Also, please like, share, and leave a comment regarding dito sa topic natin kay Boy Yuhu. So eto na mga ka-old school, opinion na natin ang mga sinasabi nito na weak daw ang ating Pangulo. Let's go! Sabi ni Joy Life, sa sobrang lakas ba ni Talangkang Pinoy? Madam, mukhang hindi nyo ata naintindihan. Ha? Actually, tama kayo na mali. Hindi ibig sabihin malakas ho si Tansong Pinoy o si Talangkang Pinoy. Hindi ho siya malakas. Mahina lang talaga si Marcos. Yun ang talaga katotohanan. Oh, grabe. Ang bangis ng binanata mong yun. KTP, wala tayong pag-uusapan. Hindi naman natin masisisi TP. Diba sabi niya nga, siya ay social climber. So, karapatan niya yun. Kumbaga, yun yung opinion niya. Malakas siya. Pero ang sabihin mo, mahina ang Pangulo, doon ka nagkakamali. Hindi lahat ng tahimik at hindi nagsasalita o nag-iingay ay mahina. Tandaan mo, may kanya-kanyang lakas ang Pangulo. Ang Pangulo ng Bongbong Marcos, tahimik pero nagpaplano. Huwag na nating itulad kay Tatay Diggs. Si Tatay Diggs, mahal na mahal natin. Siya maingay at may resulta ang kanyang pag-iingay. Pero yung tinatawag mong weak, ay dyan ka naman nagkakamali. Dahil hindi porkit tahimik ang Pangulong Bongbong Marcos ay wala siyang ginagawa. Putragis mabaging langit. Sa loob nga lang ng isang buwan, hindi siya nag-iingay sa drug on war. Pero mahigit kumulang 5 bilyong halaga ng illegal drugs ang kanyang nakumpiska. Yan ba ang weak para sa'yo? Tuloy natin. Anong tawag mo doon? Weak! Ano ba naman yung banat? Why? Kanta-kanta ka pa! Wala ka talaga sa hulo! Di ba? Oh, yan talaga ho ang tawag dyan. Iba, kaya nga sabi ko nga, marami nagtatanong sa akin yan eh. So, ibig mo bang sabihin, malakas pala ito si ano? So, balika, talo ka ba? Why? Malakas pala ito si Talangkang Pinoy. Hindi ho malakas yung mama. Hindi ho malakas yung mama. Mahina lang talaga yung tao. Madaling mabuyo. Ay, dyan naman ako hindi papayag. Yan ang hirap sa inyo eh. Kung nabuyo yan, edi dapat yung mga Panginoon nyo sa mga kalawang na DDS, sana sila ngayon ang nasa pwesto. Sana kayo ang nagpapaandar ng gobyerno. Ilan lang kayo ah. Pero grabe kung mapag-ingay kayo. Akala nyo kasi magiging puppet nyo ang Pangulo. Akala nyo kasi magiging sunod-sunuran ito sa mga gusto nyo. Pasensya na ha, kasi ang presidente ngayon, katulad ni Tatay Diggs, nag-iisip, di man sila pareho ng pananalita, pero pareho silang gumagawa. Hindi katulad mo, kakampi kunyari, ngayon naman, pupuna. Kaya lang pagpupuna mo, halatang halata na wala kang kasupo-suporta sa pamahalaan o sa gobyernong Marcos. Ang alam nyo lang, magpakitang eng-eng, pero ang totoo, nasa likod ang mga kolonyo. Puro kayo mga hudas. Ang alam nyo lang, laging humanap ng butas para pumogi ang inyong mambabatas. Tuloy natin. Sige, lika. Kunwari lang, di ba? Eh magandang babae ka, nasa opisina ka. Unti-unting nawawala yung mga sekretaring magaganda. Oh, iisipin mo ngayon, naku, baka siguro hindi pumayag ito. O baka nagselo si Mrs. Mrs. ng boss, Mrs. ng boss. Linawin natin, ha? Boss ng kumpanya ito pinag-uusapan natin. Ha? Boss ng kumpanya. Hindi ho ng presidente, ha? Of kumpanya, ha? Eh, nagselos yung boss ng kumpanya mo. O, di ba? Yung asawa. Oh. Yari ka. So, ganyan na magiging epekto ng
gobyerno ni Marcos. So, it's either may nagselos or, in other words, may nainggit. At, tandaan ninyo, etong malakas mainggit na to, napakalakas dito sa pamilya. Napakalakas dito sa anak. Napakalakas dito sa asawa, ha? Katex nga niya eh. Grabe, no? Ganun ho, kahina ang ating pasensya na ho. This is the right term. Pasensya na ho kayo dyan. Pero ito talaga eh, ganyang kahina ang ating presidente na dadaan sa bulong-bulungan. Sa totoo lang, yung KTP, sabi ko nga, wala tayong pag-uusapan. Opinion nyo yan, ayokong makialam dyan. Kita nyo, mga vlogger, influencer, na tingin nyo kayo matataas, kakabiran nyo sa mga babae, yung mga ahas-ahas, ayan. Pati itong isa, nakisaw-saw. Diba? Ako'y nagtataka, ako ayokong magbigay ng opinion. Pero ang alam ko lang, walang ina nasisira sa pamilya niya, lalong-lalo na sa kinabukasan ng mga anak niya. At higit sa lahat, putrages, nadadaan sa bulungan, ganung kahina ang presidente? Uulitin ko ulit ang sinabi ko. Umalis na kasi kayo sa anino at alaala ni Tatay Diggs. Hindi po si Tatay Diggs ang pangulo. Ang pangulo ngayon ay si Bongbong Marcos. Magkakaiba ang diskarte ng pangulo. Kung sa inyo ang hindi pagsasalita at pagkukondena sa war on drugs, sa rebellion, sa insurgency, ay isang kahinaan, nasa sa inyo yan. Pero kami ay naniniwala na kahit tahimik ang Pangulong Bongbong Marcos, marami siyang ginagawa. At patunay dyan ang mga resulta, ang mga NPA na sumuko, maliban pa sa NPA, pati Abu Sayyaf, sumuko. Saan pa kami maniniwala? Sa inyo o sa resulta ng ginagawa ng Pangulo? Kaya sa'yo, Tol, pasensya ka na. Dumaldal ka ng dumaldal, ngumawa ka ng umawa, wala kaming pakialam. Sa gusto nyong mangyari, tawagin nyong mahina, pero sa totoo lang, kayo ang mahina. Hindi makamove on sa alaala ni Tatay Dick. Ingat!